Good morning mga Lalamove riders. Yeah. Ngayong araw gagawa tayo ng pinakamatuli na Lalamove delivery motorcycle ngayong araw. So bali, eto nakaset na to, 63mm RS8 tsaka stock head lang. Pero ang gagawin natin ngayon dyan is same block pa rin, palit tayo ng head then palit ng cam. Ang gagamitin natin dyan is yan, yung MTRT na 1922 na head. Yan, so bali bakrasin lang natin yung kaha, hindi na nahuhugutin. Yan, madali lang to. Yan. Sa pipe niya is TSM AWF na pipe. Okay na yan. Yan, so bali yan. Good morning. Yan, ang ginagawa niya sa kabila. Ito, kay Ejoli Car Wash. Yan, kung taga Malolos kayo, samuhon lang ang shop niya, car wash niya. Yan, nagdi-detail siya, ceramic coating, kung ano kailangan nyo. Kaya yan. Yan. Asim yung product. Asim na. Okay. Yan, bakasin na natin to. In 3, 2, 1, and... Yan, okay na. Yan, tanggal na tangke. Next natin dyan, water pump. BBA. Throttle body. Tapos thermostat. Tanggalin na natin yan kasi hubutin natin yung block. Palit tayo ng ring dyan. Yan, so bali, hindi ko naiisa-isahin yung pagbabaklas kasi siguradong alam nyo na to. Okay. Hi, Ate Macy. MTRT. Yun, MTRT. Yan. MTRT. Yan. Bakasan natin. Ipiyasa niya. So, bali, nagkaroon lang ng konting changes sa ating build. Sa plano. Itong RS8, aalisin na natin yan. Pero, wala naman siyang sira. Ano? Ang ano, nakita ko lang, minano-mano yung kanyang packet. Kasi second hand lang din nabili ito ni sir nung ikinabit ito sa motor na yan. So, nag-desisyon na siya na alisin na namin lahat yan. Ang ipalit namin is MTRT na 63.5. Tapos, MTRT head na 1922 na susuot ni Ate Macy ngayon na MTRT. Yan, MTRT. Thank you. Yan. So, bali, gagawin natin sa head na ito, bago ko baklasin yun, i-port muna natin. Bali, R15B3, pwede siya sa R15 version 3, pwede sa Sniper 155, pwede sa Aerox B1, pwede sa Aerox version 2, pwede sa NMAX version 2. Alright! Comment nyo lang kung saan pa pwede itong head na ito. Medyo matagal ito nabili ni sir sa Shopee account ni JBTM Power. Ang Shopee account po at saka Lazada account na namin ay, ano pangalan nun, Ate Macy? Sa Shopee po, Empower 2325 and sa Lazada, JBT M_Power. Okay. Yan. Unplastic na natin, Ate Macy. Pahilan ng plastic. Wow! Sayang eh. Kung meron sanang natirang stock na may tatak na MTRT rito, pwede sanang ipalit eh. Kaya lang, wala nang stock. Nag-iisa na lang din talaga to. Yan, ito na yung ating head. Nakakabit na. Pinabit na natin yung kanyang gasket sa manifold para ma-port match natin yan. And then yan. May guhit na din. Bali, kanina nakakapit dito yan. Then, binuhitan natin yung kanyang surface para makita natin kung alin yung tatabasin natin kasi ipo-port match natin. Right? So, pasahanan natin portrait. Ayan. So, sa mga nagtatanong pala ng kung ano yung ginagamit kong pang-port, yan po yung ginagamit natin. Hindi ko lang. Pupokus ko lang. So. Ay! Ayan. Yan po yung ginagamit natin. Then, eto, shoutout niya pala kay Mr. Ossie na nagbigay sa atin ng pang-port. Yan, ginagamit naman to sa aluminum. Kaya mas maganda ang port natin ngayon kasi may specific na tayong talim para dito. Ito kasi talaga specific yan for bakal, mga pantabas ng valve seat na itong valve stem guide. Right, so bali usahan natin mag-port. Thank you Aussie Rider sa pag-sponsor ng ating talent. Alright.
Pizza! Yan. Thank you po sa customer natin na sponsor again! NSR! NSR yan! Oh. NSR! Pizza nga! Yan. Itatestingin ni Kuya Jonald kung okay. Oh. Juicy mozzarella. Kagat, kagat. Sarap nga. Yan, okay na. Port na natin. Intake, exhaust. Then, na-port match na natin. Dito sa JBT na manifold, ingat lang kayo sa pag-port kasi medyo manipis to. Baka kasi mabiyakan kayo nito pag sumobra kayo ng port dito. Pag hinigpitan nyo, minsan nabibiyak dito. Kaya huwag nyo masyadong lalakihan yung port ng head tsaka netong manifold. Right? So, bali, tatanggalin ko lang yung rocker arm tapos lahat ng sensor nito. Then, ililipat natin sa MTRT na head. Bali, ang tatanggalin lang naman natin dito, rocker arm, yung retainer spring ng BBA rocker arm, etong exhaust rocker arm, oil bolt, temperature sensor, saka O2 sensor. Ayan, yun lang naman. Then, kung kaya nyo tanggalin tong exhaust stud, pwede rin lipat yun na dun sa bago. Pero gagawin natin dyan, hindi naman ito matatanggal. Bilhin lang tayo ng bagong exhaust stud, mura lang naman yan. Right? So, bali, assembly na natin ito. Yan, yan yung mga piyas ang gagamitin natin. So, bali, ito sa MTRT head to ng galing. MTRT na valve spring, yung spring seat, valves, tsaka yung kanyang mga cam lock. So, ito, kinuha natin to sa stock head. So, bali, ito, brand new na itong sa, ano, intake na rocker arm. Yan. So, bali, linis na yan. Next natin, assembly na lang natin yung head. Tatawag ba't may grasa? Dahil susukatin natin yung compression ratio na ito ngayon. Right? So, bali, talagyan natin yung spark plug to para mabarahan yung butas. Then ito, kaya may grasa yan para hindi magkaroon ng leak. Then ito, lalagyan din natin mamaya ng grasa. Pero unahin muna natin yung head, yung chamber volume ng head. Pero itong head na to is 11.5 sa MTRT. Yan, ito na yung ating view red. Puno na. So, bali, talagyan na lang natin ang laman yan. Tingnan natin kung ilan ang kakalabasan ng volume. Okay.
yan. Bali, 12 ang lumabas sa kanyang CC kasi yung spark plug niya, cold type. Bali, susunod lang natin yan. Volume 1 is B1, 12. Yan. Right, next natin yung block. Yan, right na yung ating bureted. Bali, may deck height to na 0.8. So bali may bolt, may volume siya na. Diba, hindi ko makita. 7.2. Oh, 7.2. Oh, yan yung piston volume natin. Yan, next natin, volume 2. Sa piston volume niya is 7.2. Yan. Next natin yung head gasket volume. Bali, head gasket volume niyan, caliper gagamitin natin. Yan, so bali 0.40. Yan, so bali ang pagka-calculate lang naman ng gasket na yon, kung paano lang kayo din kayo nagsusukat ng CC ng motor. So bali, hindi na natin dadaanan sa mga pay-pay, masyadong maraming number yon. Ito kagad, 0.785 times 63.5 times 63.5 times 0.4 times 1 equals 1.2 CC ang lumabas. Ayan. 1.2 CC. Di bali, lalagay lang natin ng volume 3, 1.2 CC. Yung B4, para makuha natin yan, marisukatin muna natin yung actual CC ng makina nyo. Pagpa-plus-plusin nyo lang yan. 12 CC plus 7.2 plus 1.2 equals 20.4. Then yung B5, yung CC ng motor nyo. Bali, yung CC ng motor na gagawin natin is 0.785 times 63.5 times 63.5 times ano ba stock stroke ng ano? 68.7 times 58.7 ang stock stroke times 2-1 dahil single cylinder equals 185. Ilagay na lang sa 185 yung volume ng makina. So bali, ang gagawin nyo lang dyan, 185 plus 20.4 equals 205.4. Then, i-divide nyo dito sa 20. Same lang, dito B1. Opo. 20.4. So bali, 205.4 divided by 20.4 equals 10. Meron tayong 10 to 1 na static compression ratio. Yun ay pinaka-safe. Pwedeng 11, pwedeng 12, pero pinaka-safe ang 10. Kaya ganyan lang ang pinalabas nating compression ratio na 10 to 1 dahil ginagamit siya as delivery motorcycle. Yan. Dahil delivery yan. Doon tayo sa safe lang na setup. Diba? Pwede natin itaas yung compression yan. Kaya lang, masyadong mainit ang magiging operating temperature niya. Kaya doon lang tayo. So,
pwede na nating linisin yan, pati head, then assemble na tayo. Okay? Ayan, okay na. Pagkita natin yung piston. Then next natin yung block. Ayan, lalagyan lang natin lang siya, ano, para lubricated na siya. Sa block natin, MTRT. Malinis na. Sabit nyo na yung drain bolt. Ayan. Then, lalagyan ko lang ng langis, then kabit na natin yung block na yan. Alright, bali, stock rank lang yan, no? Stock rank, dito ba? Right? Ayan, okay na. Kabit na natin itong kanyang mahiwagang head. Kabitin the head in. Ayan, no need to clay test because it's bolt on cam. Ayan, then sobrang laki ng packet, then sobrang lalim ng packet. What the fuck. Next natin yung mga tornilyo. Ayan, alam nyo na to, alam naman to. Alright, yan na, okay na, na-assemble natin, na-evolve dash na, naikpitan na to, ito, yun, ire, ito, yan. So, bali, tatakpan na lang natin, kakabitan natin yung throttle body, pipe, thermostat, then BBA, tanke, then pwede nang paandarin yan. Sa throttle body natin, yung luma pa rin ang gagamitin natin, itong 32mm na JBT. Yan. Kaya itong manifold niya, JBT rin, kaport match, right? Yan, okay na? Yeah, it's aliving. MTRT block, MTRT head, stock na sigunyal, JBT na throttle body, putang na. Ano ba yun? Basahin ko nga. WF na pipe. Ayan. Stock ECU. Ayan, kitang-kita, walang daya. Sabali sa injector natin, 160 na injector, dahil medyo mababa kong presyo niya. Kailangan niya ng mas maraming amount ng gas. Sabali, bibleed na lang yung coolant, then testing na tayo. Yun, okay na. Ah, so bali, itetestingin na lang natin to. Loaded na loaded, literal. Merong ganito. Tapos loaded yung makina. Saan ka pa? Yan, so bali, testing lang tayo. Right, testingin na natin to. Yan, Squid Journal. Talagang gumagawi sa medyo may araw para para maganda bigayan. Ayan, nakangiti na naman. Eh, exciting pa yung ginagawa. Mga maganda bigayan dyan. Yan. Start. Testing. All right. Oh. Yan, tsagayin nyo na lang. Medyo maalog, no, kasi camera talaga gamit ko. Wala tayong gimbal. Bali, sakay-sakay ko yung lalamove na orange na bag, then meron pang GB box na sa likod. Yan. Yan, o! Woo! Tanga na, ingay nung ano. Ingay nung disc. Yan, o! Yan, so bali, kulang lang sa RPM. Pero okay lang dahil for delivery purposes tong motor na to. Yan, shoutout kay Kuya Hood Panda. Sa mga gusto ng mga set na ganito, kung sa mga nagtatanong kung pwedeng pang araw-araw yung ganitong set, yes, eto nga pang lalamove, masahol pa sa pang araw-araw to. Ang bigat ng motor. Are ko, tanga na, tigas ang shock.
Super Lola Move. Ito na ang delivery. Super Lola Move. Oh, sabali ang tawag pala natin sa set. Ito is Super Lola Move. Yan. MTRT 1922 head, 63.5 bore. Then yung cam natin, yan. Tapos ano pa ba? Bali yun ang set nito. Yeah. MTRT 1922, 63.5 na ano ba tawag doon? Ang tawag dito sa ano, bore nito, 63.5 na MTRT. Then yun lang, ilan na mga binago dito. Yan, so bali pwede nang iuwi ito. So tinesting ko yan ng ganyan. May Lola Move na ganito, wala naman number to, no? Okay. Tsaka may Jimmy Box. Alright. So ready to win yan. Yan. May book na yata, may booking ka na yata eh. Okay, i-deliver muna. Yan, so hanggang dito lang yung video natin. And thank you. Bye-bye. And see you tomorrow and all over again.